Kapag narinig natin ang salitang lobo, isang happy moment ang agad nating inaiisip. Nagbibigay ito ng kakaibang mood dahil sa magandang design at kulay nito. Pero ang kaahan nating si Janine Sunico, simula raw nang makita ang lobong ito, kakaiba raw ang naramdaman niya. Nagtataka po ako na wala po siyang tali, wala po pong naglalaro, walang naghahawak, wala pong katao-tao. Noong nakita ko po siya nakasunod sa akin, sobrang takot na po ako. Kinabahan na po ako. Anong kababalaghan nga ba ang bumabalot sa lobong ito? Yikes! Alam mo kung ako, mapapatakbo talaga ako sa kaba dyan. Pero mabuti pa, alamin natin ang kwento ni Janine. Noong araw na yun, papunta raw sa isang mall si Janine para magpaayos ng phone. Dadaan din daw siya sa ospital para bisitahin ang kanyang biyenang nagda-dialysis. Dahil mas malapit ang sakayan ng tricycle kapag dumaan siya sa sementeryo, dito na siya naglaan. Habang naglalakad siya, may natatanaw daw kakaibang bagay. Yung malapit na po ako sa musileyo na doon po yung ko po nakita yung Hello Kitty na lumilipad. Napansin ko lang po, nagtaka po ako, bakit po siya lumilipad na wala man pong mahabang tali, wala pong mahawak, wala pong nakataling bato, at wala pong kahangin-hangin, wala pong taong naglalaro. Hanggang nagulat na lang daw siya nang biglang gumalaw ang lobo pababa ng kalsada kahit wala namang nakahawak dito. Sa second video ko po, nagulat ako, pumaba yung lobo yung pa-direction doon sa may kalsada. Doon na po bumibigat yung pakiramdam ko. Lalo siyang nabalot ng takot sa sinabi ng isang janitor na dumaan ilang minuto lang daw ang nakalipas. May isa pong single na dumaan po na nakamotor, na janitor. Sabi sa akin, may multong sumusunod sa akin. Nagulat po ako, paglingon ko po sa aking likod, nakita ko nga po yung lobong Hello Kitty, sumusunod pala sa akin, hindi ko po alam. Doon naisip ko po rin pong videohan siya in front. Pagdating Janine sa dulo ng sementeryo, nakita niya raw ulit ang janitor. Doon niya ito kinausap tungkol sa nangyari. Ako si Randy Pampilon, 39 years old. Nakita ko si Janice na sinusundan ng lobo. Nakita ko si Janine mga 12:50. May kakaibang bagay na sumusunod sa likod niya. May sumusunod kay Janine na bagay na lobo na Hello Kitty. May sumusunod sa imulto. Ha? Ano sinabi mo sumusunod sa saan? Yung multo. Yung lobo. Pagka-uwi ni Janine mula sa ospital, nag-alay raw siya ng biskwit at kandila kung saan niya nakita ang lobo. Parte na raw ng buhay nila ang sementeryong ito. Ang tinitirhan nilang bahay kasama ang mga anak niya, padere lang ang pangitan mula sa sementeryo. May 5 taong ding nag-sideline bilang helper si Janine sa sementeryo. At sa tagal niya dito, ito lang daw ang unang beses niyang makaranas ng kababalaghan. Kinagabihan din noong araw na yon, hindi raw makatulog si Janine. Napanaginipan niya rin daw ang isang batang ililibing sa sementeryo. At anong mararamdaman nyo kung sa isang sementeryo, sundan kayo ng isang lobo? Nakunan niya ng video ng kaahan natin si Janine.
Para siya sa atin pa ang kwento ng misteryosong lobo, inimbitahan namin ang isang paranormal expert upang alamin ang katotohanan sa tila kababalaghang ito. Binisita ng paranormal investigator na si Professor Adam Reyes si Janine. Dito inilahad ni Janine ang buong kwento niya. Unang-una, talagang naawa ko kay Jen kasi first experience niya eh. Tapos sa lahat naman ng magiging experience niya, imagine mo, sa sementeryo pa. Oh, imagine mo, habulin ka ba na naman ng lobo? So, sinong hindi talaga matatakot? So, the mere fact that that balloon was moving seemingly by itself, there's definitely meron talagang puwersa. Ang tanong, ano ang puwersa niyon? Bago pa tayo lamunin ng takot, pag-usapan muna kaya natin ang mga lobo. Ang balloon o lobo sa Filipino ay isang bug na karaniwan may lamang gas. Ang gas na ito ay pwedeng helium, hydrogen, o kaya naman air. Alam niyo bang noong araw, ang mga unang lobo ay gawa mula sa animal bladders? Ngayon, ang mga lobo ay gawa na sa mga thin at stretchy material tulad ng rubber o plastic. Bukod sa iba't ibang laki at hugis, may iba't ibang gamit din ito mula sa pagpapalipad ng machines for planetary exploration hanggang sa medicine at meteorology. Noong 1985, ginamit sa Russian space probes Vega 1 and 2 ang helium balloons para ipadala ang scientific instruments sa atmosphere ng Venus. Sa medicine, ginagamitan naman ng small balloon ang surgical procedure na kung tawagin ay angioplasty. Ang lahat ito, hindi magsisimula kung hindi na imbento ni Michael Faraday ang unang rubber balloon noong 1824. May three types ng party or toy balloons. Ito ang latex balloons, helium latex, at foil balloon. Ang mga latex balloons ang balloons na ginagamit natin sa birthday parties. Nai-stretch ang mga ito at hugis bilog. Ang mga helium latex balloons naman ay specifically designed for helium inflation. So, ano pinakaibangan ng dalawa? Ang latex balloon pwede rin namang lagyan ng helium. Pero tumatagal lang ito mula 8 hanggang 10 hours. Samantalang helium latex naman kaya magtagal ng hanggang 4 days. Ang foil balloon ay ginagamitan naman ng polyester material na kung tawagin ay mylar. Dahil dito, nakagagawa ng mga kakaibang disenyo at hugis ang mga lobong yari dito. Ayon kay Sir Janir D. Datukan, isang science expert, ang hangin na madalas namang ilagay sa lobo ay helium dahil very lightweight ito and has the tendency to float. Lumulutang ang lobo kapag ang gas sa loob nito ay less dense kaysa sa hangin sa paligid ng lobo. Teka, ano nga bang uri ng lobo ang nakita ni Janine? Ayon kay Sir Janir, ang lobo na nakita ni Janine ay isang foil balloon. Kumpara sa helium latex at latex balloons, ito raw ang pinaka nagtatagal kapag inflated with helium gas. Balikan nga natin ang pakikipag-usap ni Janine kay Professor Adam Reyes. Ano nga kaya ang puwersa na nagpapagalaw sa lobo? Ang una kong masasabi sa iyo is hindi multo yung nangyari dun sa lobo. Hindi rin siya hangin ang tumulak. Meron pa yung tinatawag na laws of thermodynamics. According to the laws of thermodynamics, kahit walang hangin, itong pag-interchange ng hot air, aangat siya, cold air, bababa siya, yung combination ng dalawan, yun ang magpapagalaw dun sa lobo. Habang kumukonti yung hangin ng isang lobo, bababa yan eh. Ang maging question, bakit siya sumunod? Kasi, remember, nilapitan mo siya. So, paglapit mo sa kanya, madan, hindi ba naglalakad ka? Hindi lang yung init ang nadagdagan mo, kundi yung airflow. Kasi, kada galaw natin, maapektuhan yung wind flow niyan eh. Which is what? Combined with your own static electricity. If you notice, kuha ka ng lobo, ilapit mo sa buhok mo. Kumbaga, magkaroon ng static charge yan eh. So, if you combine all the factors, kaya ikaw ang hinabol. Pero hindi siya multo. Kumbaga, ang explanation niya is high school physics. Ang pwedeng paliwanag din sa pagsunod daw ng isang lobo ay ang electrostatic interaction na nangyari sa pagitan ng lobo at ni Janine. Nangyayari ang isang electrostatic interaction kung ang positive at negative charges ay na-attract sa isa't isa.
Sa kaso ni Janine, maaring na-attract ni Janine with her charges ang lobo na may naipon na rin charges kaya't sumunod ang lobo sa kanya. Kung makikita rin daw, paubos na rin ang helium sa loob nito kaya hindi na ito lilipad sa himpapawid. Pwedeng doon na lang yung kaya niyang ilutang dahil di na masuportahan ng helium ang bigat ng balloon. Lobo, kung lumipad man sa langit at sakaling bumalik at makita sa hindi inaasahang lugar, ay pwedeng magdulot ng kung ano-anong haka-haka at kuro-kuro. Gayunpaman, lagi pa rin natin isipin ang mahalagang ambag nito sa pag-unlad ng tao. Aha!